Ito na, tawagin na natin ang ating makakasama ngayon. Tawag ng tanghalan Spotlight Defending Champions. Let's all welcome Gwyneth Rabago ng Balintawa, Quezon City. At syempre, kasama din natin ang pambato ng Tarlac na si Evrod Bansifra. Tama ba? Yes. Hello! Welcome! Hello po! What's up? Hi! Hello po! Ayan, ako. Alright. Dito na sila ang ating mga pambato, no? Oo, Evrod. Ayan, Evrod Bansifra. Kakaiba kasi ang pangalan ni Evrod. Oo. Yes, welcome to Showtime Online U. Bati muna kayo, guys. Go, go, go. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Ayan, hello po sa lahat ng mga, ayan, ka-showtimers. Ayan. Good morning. Alright. Ayan. Kamustahan muna tayo sa inyong dalawa. So ano ba yung pinagkakaabalahan niyo bago sumalak sa tawag ng tanghalan? Magsimula tayo kay Evrod. Ayan. Ang mga ginagawa ko po is kumakanta po sa mga wedding and mga gigs. And dahil po ngayong pandemic, ayan, kami po ay modular. Ayan. So nagtuturo lang po kami kapag nagbibigay po ng mga modules sa mga bata. Ayan po. Teacher pala to si Evrod. Okay, si Gwyneth naman. Kakatapos ko lang po ng senior high. So, busy po sa paghahanap ng school for college. Yan lang po. Oh. Good luck dun, ha? Yes. Pero ito, tanongin naman natin sila. Saan ba nanggaling ang inyong interest sa music at sa pagkanta? Gwyneth? Ever since bata pa po talaga. Kasi yung mama at papa ko po, banda po sila. Kumbaga, nagkakilala talaga sila sa banda. So, naman ako rin talaga yung talent na meron sila. Si Everard po. Ako naman po, kumakanta din po yung aking nanay at tatay. Kaya po siguro, lahat kaming magkakapatid, kaming lima, kumakanta din po. Ayan. Pero sino naman ang mga idolo nyo pagdating sa kantahan? Umpisa natin kay Everard. Iniidolo ko po sa kantahan. Dito po sa Pinas, sir. Yes. Oh, maybe international o dito. Kahit local. Po, Sir Jed Madela, si Sir Eric Santos po, and Gary Valenciano. Yan. Opo. Wow. Si Jeanette. Si ano po, si KZ Tandingan, kasi sobrang versatile niya po. Parang lahat kaya niya. Lahat ng klase. Yes, very talented grabe talaga. Pero eto, nako, paano ba kayo maghahanda? Ayan, naghanda para sa competition ngayon para mapanatili ang spotlight sa inyo. Let's start with Everard. Ayan, bali ano po talaga, nag-aral po ng mga kanta. Inaral po talaga kasi mahirap din po. Ayan, hindi ko po alam kung anong mangyayari mamaya, pero ayan, inaral po yung kanta and si Lord na pong bahala sa akin. Ayan po. Alright, Gwyneth. Ayan po, more on practice po talaga. Tsaka actually, nagpapamisa po kami lagi sa simbahan, yung sa mga mas po. Ayan, nako, ito baka pwede naman, pwede kaming makahingi ng clue kung anong kakantahin nyo mamaya kasi excited kaming malaman at matunghayan yung performances nyo, di ba? Kahit ano lang, saan to related, sa buhay nyo o ganun. Sige, mag-start tayo kay Gwyneth. Ang masasabi ko lang po is very different po siya sa una kong kinanta. At saka naging favorite ko rin po kasi talaga yung song na to nung napanood ko yung movie. Kaya ayun po, nagustuhan ko po talaga. Mm-hmm. Si Everard naman. Ako noon po yung aawitin ko po mamaya ay isang makapagbag damdamin po na inawit din po ng isa sa mga paborito ko pong mga awit po dito po sa Pilipinas. Ayun po. Ayun. At ito, baka meron kayong gustong pasalamatan. Quick shoutouts, Sir Everard. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin. Ayan, ang aking pamilya, ang aking mga co-teachers po dyan sa Tibag High School, ang aking principal, mga kaibigan, ka-choir po sa simbahan. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ayan, thank you so much po. Ayan, thank you so much kay Jeanette Rabago and kay Everard Bansifra. Ayan, good luck sa inyo, ha? Oo, nababatiin pa si Jeanette. Si Jeanette. Sino si Jeanette? Charot. Jeanette? Gwyneth. Gwyneth? Oo. Thank you so
po sa support sa family and friends. And shout out po sa lola ko na nanonood ngayon. And happy birthday po sa lolo ko na kakamatay lang po ni May. We're very sorry to hear that. Oo, yes. Pero ayan ako, good luck sa inyo ha. Gwyneth, mm-hmm. Jeanette, oo, kakaibang mga pangalan. Oo. Oh, saka Everard, no? Mm-hmm. Oo. It's showtime! Buong pamilya,